Yun, kumusta mga tol? Tayo nagbabalik sa ating stray. Last part, no? So tara, laro na tayo. Last part. Kaya pala guys, ano lang. Isang linggo na lang pasok ko yun. Makapag-upload na ako siguro ng mabilisan. Hindi na yung sobrang tagal bago mag-upload. Sorry na agad, mas inuuna ko yung pag-aaral eh. Siyempre, kailangan natin unahin yun, tol. Okay, hello Clementine. Kamusta? Kamusta? Ay, nagbabalik at nakastuck ka dyan sa gate, no? Ito yung last part, diba? Dito natin iniwan. Okay, ito nakuha natin yung memories dito. Anong memories na lang? Unti na lang. Okay, so may dalawang sentinel dito na kailangan nating i-bait. Gamit yung dalawang automated door dito. Ayan. Dalawa sila. So, kailan muna natin buksan tong gate, sabay i-bait natin sila, no? Okay, use door, then pakita tayo dito sa dalawang to. Pahabol tayo. Yan, nag-red. Pag nag-red na, guys, hahabulin ka na niya mga yan. Tapos, ilag-ilag din tayo kasi namamaril yung mga yan. Okay, sara! Uy! Yun, bagal masara. Tapos, sara natin tong kabila. Baka lumabas sila dito. Yung ganun lang, man. So easy. Yan, tayo natin si Clementine. Uy, angas, may basketball court. Kabagal naman na ito eh. Tumatakas tayo eh, yung bagal-bagal mo. Okay, so meron tayong scratch. Wala na ako sa bilang kung pang ilan to. Basta pag sinundan mo lang yung walkthrough ko, nakukuha mo lahat ng mga collectibles dito, man. I got you. So itong puno na to, L2R2, no? Yan. Tapos, buksan na natin tong gate para makadaan ang ating kaibigan na si Clementine. This door is the only way out. I think we can open it from that control room over there. I got you, my man. We have to find a way to get access to that room though. Let's look around. Di pala siya lalaki, no? I got you, my girl. Gamitin natin tong tok-tok. Tok-tok. Tak-tak. Ayan, buksan natin siya. Ano pa tawag dito? Alam ko tok. Tak-tak tawag dito or tok-tok. Basta yun. Naalala ko yung sa Rolls of Survival. Di ba ganyan yung mga sasakyan doon? Eh, angas. Sakit tayo sa likod. And punta tayo doon sa may control room. Nice assist, man. Pagka-switch natin ito, ayan, chasing. Lalabasan sila dyan at yan, kailangan natin manakbo, syempre. Okay, huwag nyo lang, takbo lang kayo dito sa kanan, then akyat. Aba, tapos dito, mag-sigsag-sigsag na kayo. Or kapag ganyan, nakatutok sa inyo yung ilaw, yan. Oy, oy! Yan, ganyan ang ginagawa ko, hanggang sa makaabot tayo sa tuktok at makasakay. Yan. Yan, okay na yun, di ba? Ganun lang. So easy, man. Hindi, madali lang talaga itong laro na to. I'm gonna fly in time.
Grabe naman si Clementine, tol. Sinakripisyo niya ang kanyang sarili. So tara na, buksan na natin tong lugar na to. Labas na tayo at mapunta na tayo sa outside world. Nabala sa mga nagre-request ng Resident Evil 4. Yan, malapit na same break ko. Kaya mag-alala, lalaroin natin yan. Tapos, pag may budget, syempre. May budget na ako, tol. Hinihintay ko lang talaga matapos to. Wait, nagay ko lang tong battery. Hintay ko lang matapos tong sim na to. Yun nga, sabi ko nga, 1 week na lang. Sana makabili ako Resident Evil 4. Anong sana? May pera na pala ako pambili nun. Hinihintay ko lang matapos. Ang sinasana ko, ang winawat if ko, sana makabili rin ako ng Resident Evil 3. Tsaka ng Outlast Trials. Pero wala pa yata siya sa PS4 yan, no? Abang-abang lang, magkakaroon naman tayo. Malalaro din natin yung tol. Yun nga lang, ha? hindi tayo palaging nakakabili agad kasi struggling tayo sa pere. Isa akong broke na college student, men. Sana maintindihan nyo. Pero kung gusto nyo tulungan, syempre, hindi na akong hihingi sa inyo ng donation, tol. Panoorin nyo na lang mga video ko rito sa YouTube at huwag nyo i-skip yung ads. Kung okay lang sa inyo, kung hindi naman, okay lang din. Basta panoorin nyo yung video ko. Malaking tulong na yun. Kaya yun, maraming salamat sa inyo, no? Sa suporta nyo. ba't ba ako nagpapasalamat? Di ba tapos yung laro? Mamaya na pala. Binabawi ko yung thank you. Dadyo ko lang. Thank you sa inyo, mga tal. Daldal ko eh, no? Wala kasi masyadong ganap sa laro na to, eh. Tulad na ito, cutscene. Tapos ang tagal ng loading screen, di ba? Ang tamang, ano lang, tamang daldal lang. Anyway, ayun na. Last chapter, control room. Dito na natin bubuksan yung city. Ano, kalimutan ko pangalan ng lugar na to. Ano ba yan? Ilang linggo lang di naglaro eh. Okay, wala pa tayo sa labas, guys, ha. Bubuksan pa natin yun. Hanapin natin yung pinaka-center. Center control room ng lugar na to. Tama ba ako? Basta ito yung subway. Ayan, yung control room. Tama, tama. Ayan, gamitin natin to para mabuksan natin siya. Tapos, interact dito. Ayan. Hindi ito mabubuksan, ang alam ko. Ayan, tama. The control room is closed with some sort of security protocol. It says that human, blah, 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 considered, hey, that's a security protocol. Maybe if we work together, we can open this passageway. I'm Sim. Ayan, sabay i-scratch lang natin itong mga wire hanggang masira. Ayan, security breach. At tas magbubuas na yan. At pwede nang pumasok. Nice. Ano pala, sorry yung ingay ng aso ko. Okay, control room. Let's go. Ay, oo nga pala. Kapag nakapasok sa room na to, ito yung pinakahuling memory. So, kapag, ayun na, nakompleto mo na, nasundan mo lahat ng mga location ng memories, tapos napunta ka na rito, makuha 100% mo na lahat yan. At makakuha ka ng trophy, tol. Ayan, makikita. Oh, diba? 100%, man. Ganun lang. Diba? Sana nasundan nyo. Kung naglalaro kayo nito, syempre. Tapos, ayan. Kuha nyo tong bag na to na nag-iiba-iba yung kulay. Kapag nakompleto nyo yung lahat ng memory. Ayun, paulit-ulit ako eh. Pasensya na, ang hirap talaga mag-narrate habang naglalaro. Kailangan ko pa i-improve yung commentating skills ko. Ah, commentating skills. Syempre, diba?
Mag-i-improve naman kahit pa paano, di ba, Tol? Those cities stuck in a lockdown cycle from long ago will need to bring the rest of the blah blah blah. This computer holds the data we need. We need to turn them on. Okay, we need to turn them on. Let's go. I look for the password and encrypted keys to get into the system. Okay po. Okay, gagawin natin dito. Dito lahat, kailangan lahat ng computer, lahat ng monitor na to mabuksan natin. Kaya apakan lang natin sila ng isang beses. Uy, ba't namamatay? Yan, okay. Okay na, tapos yung kabilang row naman. Uy, last na. Nice. It worked. Good job, my friend. Thank you, B12. I found it. Di ako palagi nasasabihin ng good job eh. Kaya thank you, Tol. Nakaisa rin. Nanalo rin. So, yun na yung roof control station. Kailangan natin i-unlock lahat dyan. Tatlong system ang nakalock. I'll hack the machine and you destroy some stuff. Mismo, dyan ako magaling. Let's go. Ito yung una. Press natin yung triangle. Triangle ulit. Tapos sirain natin itong mga wire using L2 and R2 button. Tapos, ayan, i-hack naman ni B12. Ano lang, teamwork, man. Ayan, huwag kang magalala, wala naman papasok na kalaban dito. So, kailangan lang natin i-hack lahat ng mga nakalock na system. I got to keep going. Opo, eto na. Sa may isa, ayun. Tapos, same process. Ganun ulit. Bubuksan, maninisisirain, sabay iahak. Okay, dalawa na, last na lang. Ito na yung last. Tapos wala na ring energy si B12. Kaya ayaw nang nangyari sa kanya. It's okay, I'll be alright. Just carry me to the workstation. We can disable that. Ano daw? Basta yun. Mawala na si B12 sa atin, guys. Magpaalam na kayo sa ating kaibigan. That's it. We're safe. Yay! Listen, I have something to tell you. Magpapaalam na siya sa atin, guys. Awit! Okay, control. Open the CT overriding to destroy my software. Oh! Consequences it could bring. I'm sorry we won't see the outside together. I thought to hold on to us, but I see a future in the companions and you. Ah, wait! Pakabigay lang sa akin ng bug na nag-iiba-iba ako ulay. Iiwan niya na ako agad. You were my friend, the very best I could ever have. Sheesh, man. Wala, nung una ko nilaro to, tas yung scene na to, medyo, yun nga, medyo, syempre, nakakalungkot, Tol. Lalo na kapag ano, diba? Nakatouch ka rin sa game, eh. The Last of Us 2 nga, grabe yung
binigay sa akin emotion nun. Grabe yung laro na yun. Tsaka yung Red Dead Redemption 2. Ay, nakakawa ba naman ang ating friend, tol? Gogi, ang cute, no? Tapos yan, makikita nyo rito na magbubukas na yung roof. At sisilip na yung araw. Makikita ng mga sentinel, mga guardian, mga robot, o nang kahit ano man, yung sinag ng araw. Tapos yung mga ano rin, yung mga insekto, yung mga kalaban natin, yung mga zerk. Mamamatay sila kapag tinamaan sila ng sinag ng araw. Kaya makikita nyo rito. Ito na yung ending, guys. So, ayun, oh, pares tayo na reaction kung sasabihin mong, yun na yun, wala masyadong action, wala masyadong, walang boss fight. Ah, ganun talaga yung game, platforming lang siya, pero nakaka-enjoy siya, di ba? Tapos kung magkakaroon man ng part 2 nito, di ko alam. Siguro kung magkakaroon ng part 2, pwedeng magdagdag sila ng maraming improvement. Pero hindi na, wala na kailangan patunayan yung game nito. Napakaganda ng pagkakagawa. Tsaka, hindi naman ito magiging contender ng Game of the Year Awards, di ba? Kung hindi ito maganda. So maraming sumuport sa game na to, maraming bumili, maraming nag-enjoy. Isa na ako doon, syempre. At looking forward ako na makalaro ng mga ganitong klaseng game, syempre. Hindi lang tayo puro horror game, tol. Lahat ng variety ng laro na pwedeng laruin, kung magkakaroon man ako, lalaroin natin, syempre. Sobrang ingay ng aso ko, awit. Anyway, tama na daldal. Tayo lumayas na at magpaalam kay B12. Paalam, tol. Maraming salamat sa tulong. Tayo lumayas na. Let's go. Okay, dito na yung exit. At sa pinakatuktok ng hagdan na to, andun na yung outside. Doon na yung labas. So, ito na yung ending. Hindi pinakita kung nakita ba na itong pusa natin yung mga kaibigan niya. Oo, hindi. Pero, kayo na bahalang mag-isip kung makikita niya ba, di ba? Ano yun, isang type ng paggawa ng movie yun, di ba? Yung pag-iisipin yung mga tao. Kalimutan ko tawag eh. Basta, pwedeng kayo na yung mag-isip kung anong magiging fate ng ating bida, di ba? So dahil nakalabas na siya, maaaring makita niya yung mga kaibigan niya, di ba? Or pwede rin naman na panibagong adventure na naman. So ayan, nagpapaalam siya sa atin. Naka-enjoy ka laruin, tol. Nice game. Bye-bye, sana makita mo mga tropa peeps mo. Ayun na siya, paalam, tol. Napaka-cute, di ba? Napaka-husay ng pagkakagawa, man. Ganun gumawa ng video games. Bias eh, no? Ayun, so credit na yun. Inulit ko, maraming salamat sa suporta nyo, mga tol. Isang series na naman. Isang laro na naman yung natapos natin kahit sobrang tagal. At muli, humihingi ako ng paumanhin sa inyo, syempre, di ba? Hindi ako palaging nag-upload. Di ako consistent mag-upload. Di katulad nung Resident Evil 8 days natin. Araw-araw ako nag-upload na eh, no? Eh wala, tol, kailangan natin pumasok. Mas naging busy kasi ako netong nag-third year ako eh. Kasi yun na, may research namin, may case study pa kami, tapos may ano pa, may... So, ang daming ganap sa school, ang dami rin gastos. Pero yun, sabi ng mga prof ko sa fourth year, magpapokus na lang din kami dun sa natapusin yung research namin, tsaka mga OJT. So hopefully, mas marami akong time nun. Though, kailangan ko balansihin. Or minsan di ko kailangan balansin, kailangan ako mag-focus dun sa isa kasi yun, graduating na ako. Pero yun, kapag magkakaroon ako ng time, mag-upload ako. At kung may malalaro ako, lalaroin ko syempre. Yun, 1 week na lang, same break na kami. Upload ulit tayo ng bago. Anyway, ayun, maraming salamat sa suporta nyo. Salamat sa mga nag-subscribe, nag-comment, nag-like, at nanonood ng mga videos ko dito sa YouTube at sa TikTok. Ayun, palagi akong magpapasalamat sa inyo, syempre. Nakailang salamat na ako eh. Bilangin nyo kada video, ilang beses ako nag-thank you.
So yun lang. See you sa susunod nating game, mga tol. Paalam.